Nakakanerbyos, oh! Isang puting van ang napaikot habang binabaybay ang Cannon Road doon sa Tuba Benguet doon sana'y papunta sa Baguio City. Pansinin niyo itong puting van, no? Itong mag-overtake sana na white van. So, naka-mute yung audio, no? And mapapansin niyo talagang napaikot yung van na yan. So, talagang napastop siya, naggulat yung driver, and syempre, mafe-feel mo talaga yung nervyos na naramdaman ng mga driver o kaya yung mga pasaheros na nasa loob. And after nyan, so parang bumalik sila no, sa pinanggalingan nila. And yung driver naman na kumuha ng video na yan is dire-diretso sila na dahan-dahan papunta sa Baguio City. So, ganyan ang eksena kapag slippery when wet. Kaya mag-ingat kayo kapag medyo basa yung daan, talagang, alam mo yun, nakakatakot mag-drive ng sobrang bilis. Kaya mag-ingat-ingat po tayong lahat kapag nagbibiyahe. Para hindi tayo matulad ng sa kanila na grabe yung pagpapatakbo kaya napaikot. Bale, credits kay Rima Jan Labuni Castro, no? So, papakita ko sa inyo yung caption ng in-upload niya. This happened at Camp 1 this afternoon. Umuulan, so mabagal lang ang takbo ko. Since madulas ang daan, syempre, puro sharp curve sa lugar na yan. Anticipated ko na mangyayari if ipilit ng nasa likod ko mag-overtake. So, mabagal lang talaga ako. But then, nagmamadali yata yung van. So, ang bilis niya. Still, thank you God, hindi tumaob yung van. Worse, hindi dumiretso sa bangin. Lalo na, salamat Ama, walang nangyari sa amin. Magsilbi sanang aral sa lahat. Iisa lang ang buhay natin, mag-ingat sa daan. So, totoo nga ang sinabi ni ng nag-uploader na to na dapat talaga huwag nating sayangin ang buhay natin sa pagiging kaskasero sa daan. This time, ulitin natin yung video na yan. So, ayan o, mas malaki na siya. So, mapapansin nyo talaga na medyo binagalan ng kumuha ng video gamit ata ang kanyang dashcam, if I'm not mistaken. Tapos, ayan, nakikita nyo naman siguro yung van na nagpo-forward and mabilis yung pagtakbo niya. Tapos, unfortunately, ganyan, napaikot talaga siya. So, buti na lang, hindi mabilis yung pag-ikot niya, kundi, naku. So, na-realize siguro ng driver na sobrang bilis niya, and that driver na parang nag-isip-isip na siya na medyo magpakalma muna, no? And nangyari yan, I think afternoon ng April 24, 2023, if I'm not mistaken. So ngayon na medyo umuulan-ulan na, mag-ingat po tayo sa pag-akyat ng bagyo o kaya pagbaba ng bagyo. So, marami na naa-aksidente sa Cannon Road, no? Kaya maging ingat-ingat po tayo. Hindi lang sa Cannon Road, pati na rin sa Marcos Highway, Naguilian Road, tsaka sa Vizcaya Road, via Bukod. Tapos yung sa Hansema Highway. Ayan. Kaya sobrang tignan natin kung ano yung dinadaanan natin. We only have one life to live. Magkakaroon tayo ng basic information about Cannon Road sa Tuba Benguet. So, yan po yung Cannon Road and yan po ang isa sa mga shortest route para sa mga motoristang umaakyat and umaalis to and from Baguio. So, sa mga motoristang galing from La Union, Pangasinan, Central Luzon, sa Manila or somewhere else in the Philippines, Cannon Road is the shortest route para ma-reach nyo ang Baguio City as compared sa Marcos Highway na mas longer yung time kapag nagbibiyahe kayo. However, ito lang yung mga risk. Number one is prone siya sa landslide, lalong-lalo na kapag umuulan. Siyempre, kapag yung moisture, mabigat na yung moisture, siyempre, yung gravity, magkakaroon talaga ng rock slide, yung mga mudslide, landslide, mga ganon. And then, siyempre, yung mga sharp curves. Ang daming sharp curves, especially sa Camp 1, Camp 2, Camp 3, mga ganyan. And, siyempre, ang isa pa dyan is kapag nasa baba, lower portion ka ng Cannon Road, medyo kakaunti lang yung mga tao dyan. Kaya, konting pag-iingat kapag nasa Cannon Road kayo. Kaya ang importante, before ka magkaroon ng long trip or long drive, yung blow baguettes,
Makita nyo dito yung Dowagets. Napaka-importante yung reminder talaga yan kasi hindi lang yung sasakyan mo ang i-check mo. I-check mo rin ang sarili mo and i-check mo rin ang environment. Kung okay lahat, then mas malaki yung chance na safe yung pagbiyahe mo. So, always check your vehicle, lighting, yung gas, yung lahat ng condition niya para hindi ka magka-aware sa gitna ng daan. And of course, by checking yourself, wala ka bang iniindang sakit, ganun, hindi ka ba inaantok, yung mga ganun para at least hindi ka magkaroon ng problema dahil sa sarili mo. I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, especially about safety, o diba? Safety, and syempre, laging tandaan na we only have one life to live. Kaya kapag nasayang mo ang buhay mo, dyan ka na. So, I'm sure marami ang nakaka-relate dito, especially about accidents sa mga daan. And always think about your safety and yung safety ng mga kasama mo sa car or safety ng mga kasama mong nagbibiyahe. So, thank you and have a wonderful day.